Okay, kanina po, binrake namin dito sa unang hirit ang pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities, itong si Alice Goh. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni PAOK Head Gilbert Cruz, bago mag 12 midnight. Oh. At kaugnay po niyan, eto naman makakausap natin si NBI Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Oho. Opo. At kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano pong mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Goh? Ang report po na dumating sa amin ay... nahuli na si Alice Goh ng... Nako, putol yung linya ng komunikasyon natin. Pero... Pero kinumpirma, kinumpirma ni NBI. Kanina lang kausapin natin mismo si Director Jimmy Santiago. Sinabi rin niya na hawak na raw ng Indonesian police itong si Alice Goh. Kinumpirma rin mismo na Indonesian immigration. Maganda malaman natin mula mismo kay Director kung may mga NBI agents pa na nasa Indonesia na kasama sa search o makasama sa... para may balik siya dito sa Pilipinas. Yun ang magiging next steps yan kung paano siya mapapauwi sa Pilipinas. Oh, nahuli siya sa Tangarem, Indonesia. Tangirang. Hindi, Tangarem ang ano eh. Tangirang. Tangirang, Indonesia. Yan po ang binanggit ni PAOK Chief. Nandiyan na ba sa linya natin si Director? Although si PAOK Chief Gilbert Cruz, Tangirang. Sinasabi rin naman talaga niya na wala silang information na nakalipat sa ibang bansa itong si Alice. Talagang doon sa Indonesia nag-zero in yung kanilang information na nandun itong si Alice. Obviously, nag-pay off dahil nga po nakumpirma na hawak na ng mga Indonesian authorities si Alice. Sa City of Java pala yun. Tangirang. Sa Indonesia. So kanina, even nung kausap din natin during commercial break itong si Jimmy Santiago, ang director po ng NBI, sinasabi rin niya na very limited pa yung information na ibinigay sa kanila. Pero kinonfirm na ng dalawang sources natin, PAOK Chief Gilbert Cruz at NBI Chief Director na si Director Santiago. Sir, magandang umaga po ulit. Yes, sir. Opo, you were saying na putol po yung sinasabi ninyo. Go ahead po. Yun nga po ang report na dumating sa amin. Nahuli na raw ng Indonesian police kaninang madaling araw. So, nakikipag-coordinate na kami kung yung immediate na maibalik sa atin si Alice. Meron po ba mga tauhan ng NBI na nandun sa Indonesia ngayon o magpapadala po o paano ba mangyayari? Meron po tayong tao. Opo. May visual na ho sila? Nakita na rin ho nila si Alice Goh? Yes, opo. Kinumpirm na. Pati ng immigration ng Indonesia, kinumpirm na po. Opo. Okay. So right now po, nandun pa rin sila sa may... saan po ba exactly siya? Naka-detain po ba siya? Or she's being held somewhere? Naka-detain nga po sa police ng Indonesia, okay, ma'am. Okay. May information din po ba tayo kay Wesley Goh? Wala pang information kay Wesley, kay Alice pa lang po. Opo. Alright. Saan ho ba siya nahuli? Doon sa tinutuloy? Wala pong detalye. Ano ho yung magiging... Wala pong detalye kung paano siya nahuli. Basta tang report lang, alauna ng madaling araw nahuli. Director, ano po yung mga susunod na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas niyan sa pagpapauwi kay Alice Goh? Ayun nga po, immediately nakikipag-coordinate na tayo para ma-turn over sa atin si Mayor Alice. Mm-hmm. How soon po kaya mangyayari? Within the day, tulad po na nangyari noon kay Kasama ko at Sheila. Madaling panahon ho, ginagawa po namin ng paraan na madaling panahon na maibalik natin dito si Alice. Okay. Ay, Director, maraming salamat po sa pagkumpirma. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. NBI Director Jimmy Santiago. So, oras. Was mabilis yung dalawa. Mabilis kasi kausap po lang si... kasyo ng PAOK ng umaga, hapon dinadala na rito eh. So, posible yun, no? Posible. Hindi na sila kinailangan sunduin ng Philippine authorities, no? Pinadala na talaga dito. So, most likely ganito rin. So, mga kapuso, para sa mga kaka-tune in lamang po, muli, arestado na po si dating Bamban Mayor Alice Goh sa Tangirang, Indonesia. Kinumpirma mismo sa atin ni PAOK Chief Gilbert Cruz and NBI Director Jaime Santiago. At isa na lang inaanap, si Wesley Goh. At si Pastor Kibuloy din.
At si Bantang. Abangan niyo po. Baka mas maswerte itong araw na ito. Hindi natin alam. Ibang hanap yun. Ibang hanap yun. Kaya anyway, itong si Alice Go, hindi, ang problema kasi rito, kaya natagalan po ah. Wala pong kasong nakasampa laban sa kanya eh. At ang sinasabi, walang arrest aabutin ang dalawa hanggang tatlong linggo pa ang DOJ dahil talagang sinusuri po nila, binubusisi yung mga posibleng kaso nito. Eh, pero nauna na mga Senado, Kongreso, falsification documents. Sa Senado, meron siyang ano. Komilek din, pero, meron wala pa siyang criminal case na nakapain sa korte. So, wala pang warrant of arrest. Meron lang, immigration lookout bulletin. Pero dahil may warrant... home departure. Dahil may warrant of arrest sa Senado, hindi natin alam kung pagdating dito, itdire-diretso siya sa Senado. Dahil siya, Senado pa lang may warrant to para kay Alice Go eh. Oo, and it's not criminal. Oo. Eh si Cassandra naman, kamara naman. Kaya nagre-reklamo, bakit holding area na NBI dinala? Nagre-reklamo yung kanyang abogado. Although sinasabi ng PAOK na pinag-aralan na nga nila yung pagsasampan ng human na... yung qualified human trafficking. O sila, naka-discovery dyan. Oo, so... yun nga lang, gano'ng katagal para makasuha, para maisampay yung kaso, di ba? At yung proseso rin. Tsaka kung maibalik sa Senado, makakakuha na kaya sila ng sagot, mga senador natin. Mm-hmm. Ano kaya naging basehan nung paghuli sa kanya? Kasi mga dalawang linggo na ang nakakaraan, talagang nandun lang ang ating mga otoridad, pero nakikita siya, physical, pero hindi ma-aresto eh. Kasi nga walang basehan. Walang basehan eh. So, ano lang to, talagang minamanmanan, sinusubaybayan lang nila yung galaw nitong si dating Mayor Alice Go, kaya hindi na rin nakalabas ng Indonesia. Eh. Ang magiging basehan nila niyan sa pagpapauwi dito ay yung paggamit niya malamang ng Peking passport. Peking passport. Peking passport din. Yung illegal POGO operations. Wala pa rin criminal case doon, so hindi pa rin pwedeng maging basehan siguro yan. Pero gusto itanong, paano siya nakalabas eh? Sino nagpalabas? Kasi sabi, ng Senado, 200 million pesos ang nilabas sa pera nito para makalabas ang Pilipinas. Kaninong ulo ko yang gugulong? Kasi pangulo head swirl. Yung ano niya, itinerary ba na sinasabi? Blanco yung palabas sa Pilipinas, kumpleto nung nakalabas na Malaysia, Singapore, Indonesia. Pero yung Pilipinas hanggang Malaysia, blanco. Paano? Although sinasabi kung pagbabasihan si Sheila Go, yung sinabi niya, bangka, sumakay daw sila sa bangka. Tapos lumipat ng iba pang sea vessel. Puting van diba? Muna eh. Oh, puting van, hinatid sila dun sa may ano. Mukhang sa Malaysia backdoor, daw, backdoor. Basta definitely hindi nila nagawa yan na sila-sila lang. May mga tumulong sa kanila. Abay, nakakuha nga siya ng birth certificate. Naloko nga niya yung Commission on Election na Certificate of Candidacy. Sanay na si... Alice Go. Mayor. Kung sino-sino kakausapin niya para makalabas siya. Mm-hmm. Oh, tatlong backdoor yung pagpipilian niya eh. Biro mo, tatlong backdoor ng Pilipinas, mamimili ka lang eh. Kung may pera ka. Kung may pera. Isang katutak. Kaya abangan niyo po ang mga detalye pa dahil kumukuha pa po ang PAOK tsaka NBI ng detalye po. At muli, sa mga ngayon lang po nagbukas, si Alice Go, no, ay nahuli po sa Indonesia kaninang bago mag-alas 12 sa NBI po, alauna ng madaling araw naman. NBI, madaling sketchy araw. Pa po yung mga detalye. Pero at least nahuli na ho, magandang balita yan. At ang malinaw, hawak na siya ng Indonesian police. Ayan. At kaugnay sa pagkahuli kay Dismissed Mayor Alice Go, umakausap natin si Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOK. Good morning po! Yes, good morning. Igan, good morning. Good morning, si Maris at Ivan po kasama natin. Opo. Yun lang po. At may mga dagdag na po tayong detalye dito kay dating Mayor Alice Go na nahuli sa Indonesia. Inihintay po namin yung official report, Igan. Ano? But yun nga, initially, through yung mga coordination na ginawa natin, na-confirm naman po na hawak na po nila si former mayor Alice Go na nakuha po kanina ng immigration authorities ng Indonesia. Sa Indonesia. So, may report po ba kung ito ba'y kusa o nanlaban po ba o saan po ba? Bahay, kondo, hotel? Wala pa akong hawak. Igan na. Wala pa po akong hawak na report. But siguro maya-maya ng konti Igan tinapos. Okay lang po, okay lang. Pero sir, may pinadala sa inyong image niya mismo. Pinakita na talagang kasama niya na yung Indonesian police. Positive. Apo. Tama po yan. Yusek?
Kanina lang, bago tayo umerin, napag-uusapan namin, ano ho bali ang ginamit na basis ng gobyerno ng Pilipinas para ho ma-hold si Alice Guo? Anong termino? Ah, hello? Hello, sir? Yes. Hello, sir. Yes, you said? Immigration, yeah. ang tinitingnan po kasi namin dito yung immigration violation niya. Ah, immigration. Kaya po siya na-hold. Ano? Opo. Okay. Ngayon, yung siguro pag na-turn over siya, i-apply na po natin yung warrant po na inisyo naman sa kanya ng ating Senado. Mm-hmm. Kumusta na po yung mga kasong pinaplano nyo? Nung nagkausap po tayo, may mga pinaplano kayong mga cases. Kumusta na po ito? Sa ngayon po na na-file na po natin yan. Ano? Ano-ano po yun, yung, sir, ulit, again? Marami po, pati money laundering cases po niya. Harapin niya po yan. Yung sa human trafficking, yung qualified trafficking in person po na kaso na ipinail po natin, yung money laundering po na kinaso. Actually, marami pong kaso, ma'am. Okay. But maganda nga po itong news na dumating ngayon dahil nakuha na po siya. So, mabibigyan na po natin ang pagkakataon siya para sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Sir Within Gilbert, the day ba? Within the day, makakabalik siya ng bansa? Depende po sa magiging coordination namin na gagawin. Sir Gilbert, at ng immigration po. Opo. Pagbalik ko ba niya dito, saan siya didiretso? NBI o Senado? Mamaya po, sir, malalaman po siguro sa pag-uusap kung gagawin namin. Ah, okay. Ay, maraming salamat! Congratulations! Thank you po. Yusek, salamat. Paok, Chief! Gilbert Cruz. Sisikapin namin kunan ang pahayag ng company Alice Guo o Guo. At nabayan niyo po ang GMA News, Integrated News. At Super Radio DCBB online, lahat po yan. Bibigay namin ng pinaka huling detalye po niyan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.